balik muli sa kung saan lahat nagsimula. Nagkilala kayo sa akin. Diba sabi ko naman sa inyo, wala nang problema kahit sabihin nyo hindi na ako kailangan dito. Eris, kailangan ka namin dito. Nila Jepoy at Karen. At kung may narinig ka man na sabi na inay na hindi ka namin kailangan dito. Dala lang yan ang sama na loob niya sa mga Del Valle. Pero hindi ikaw yun, Eris. Hindi sa'yo yun. May katwirang mag-aalat ang inay mo sa akin. Kung totoo ang anak ako ng Del Valle, tama siya. Hindi ko masisisi ang inay mo eh. Tama naman siya dahil hindi na naman dapat ako makita ang nasa tabi niya, di ba? Tsaka, dapat hindi na ako magtagal dito. Huwag niyo na siyang pakiusapan. Alis na lang ako dito. Clara, naiintindihan ko naman ang damdamin niyo ng mami mo eh. Pero nagkakamali ka kung iisipin mo marami akong alam, pero nililihim ko sa inyo. Kamag-anak ka nga ni Daddy, kaya hindi nakakapagtaka kung ilihim mo man yung mga nalalaman mo. Clara, please. Sorry, Mami. Kasi sinasabi ko lang naman kung ano yung nasa sa loob ko eh. Pasensya ka na, Tito Jo, ah. Kung nakakapagsaltaman ako ng hindi maganda sa pandinig ng mami ko. Pero palagay ko naman, alam mo na kung anong tinutukoy ko. John, pasensya ka na. Hindi ko naawat sa pagsasalita si Clare. Wala ka naman dapat ipaliwanag eh. Naiintindihan ko naman ang nangyayari sa'yo. Nangyayari sa'yo ngayon. Alam mo kasi napapansin ko sa batang yan. Nagagalit siya pag nakikita niyang naghihirap ang kalooban ko eh. Alam ko. Pero paniwalaan mo ako. Wala talaga akong alam sa mga nangyayari kay Amante ngayon. Kung nagka-problema mo siya ngayon kay Sylvia, ngayon ko lang nalaman sa'yo. Alam mo, Joe, ayoko ma-misinterpret ako ng asawa ko, kahit na ikaw. Pero sa akin lang kasi gusto kong malaman kung ano nangyayari para malaman ko naman paano ako makakatulong. Hindi para makabigat sa problema. Alam mo, sa tanang buhay ng pagsasama namin ni Amante, ngayon ko lang siya nakitang magka-problema ng ganito. At alam ko, kahit hindi niya sabihin sa akin, si Sylvia ang bumabagabag sa kanya.
Alam mo, Joe, bilang isang asawa, napakasakit nun. Pero nandito lang lahat yun. Nasa dibdib ko lang. Clara, iha, alam ko na apektuhan ka dito sa problema ko. Sa problema namin ng daddy mo. Kaya lang, sana naman ako lang, siya... Anong problema ng daddy? Mami, walang problema si daddy. O baka naman ang ibig niyo sabihin, siya ang nagdadala ng problema dito. Kaganoon. Alam mo, anak, naintindihan ko naman. Alam kong... Naapektuhan ka dito sa mga nangyayari ngayon. Kaya lang sana naman, huwag naman natin idama yung mga ibang taong walang kinalaman dito. At sino kong walang nalalaman? Si Uncle Joe? Kala niyo lang yun. Sige, nandun na ako. Kung sakasakaling may kinalaman siya, hayaan na natin. Konsensya na niya yun, anak. Ang sa akin lang, huwag naman natin siya akusahan na binabayaran siya para lang tumahimik at pagtakpan ng daddy mo. Prangka lang kasi ako, Mami. Kung ano yung nararamdaman ng dibdib ko, kung ano yung nasa utak ko, yung lumalabas sa dibdib ko. I'm sorry ho, pero talagang ganun na ugali ko. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Ricardo, hindi mo yata kasama mga bata. Nandun sila sa bahay. Pero, baka susunod din sila dito. Anong problema, Cardo? Uy, ayos na ba yung problema ni Eris? Hindi naman natin talaga alam kung anong mangyayari, Lagring. Hindi rin natin alam kung ano talaga nasa isip nila dita. Kawawa naman si Eris. Oo nga, no? Natupad yung pangarap niyang makilala yung tunay niyang mga magulang. Pero hindi naman siya natuwa. Lalo na nang malaman niyang si Linitang Alembong palang tunay niyang ina. Meron pa tayo isang problema, ang mga Dalbalya. Matatanggap kaya ni Amante na anak niya si Eris kay Linita? Ang sabihin mo, papano si Almira? Eh, alam naman nating lahat na may sakit sa puso yun eh. Naku, Cardo, baka atakihin pa yun pag naalaman yun itong mga bagay na ito eh. Alam mo, marami pa ako nakikita mangyayari. Pero isa maging dulo nito. Mawawasak ang pamilya ng Dalbalya. Nabutan ako ni Dado sa labas. Sir, hindi ako na huyong sasakyan. Sige, sige. Gusto mo coffee? Ha? No, thanks. Nag-uubusin na ka pa ngayon? Hindi muna siguro. Mabigat ang pakiramdam ko eh. Lasing na lasing ka raw kagabi. Oo nga. Bakit ka pinatawag ni Almira? Anong kailangan niya, sir? Nagiginala si Almira, amante. Tungkol kay Sylvia. Naghihinalan pa paano? Kung may nalalaman daw ako tungkol kay Sylvia, nagkaila ako. Pero... Pero?
Si Clara eh. Ayaw niya maniwalang wala akong alam. Hindi malayong ipahawa ka ni Clara. Pasko ng Pasko na pala dito sa inyo. Pasensya ka na kung naabala kita. Pero tutuloy na rin ako kahit hindi mo pa ako pinatutuloy. Ano kailangan mo? Hindi naman siguro kailangan sa'yo kung anong sadya ko. Kung kaano-ano ko yung batang ampon mo. Masyadong matigas ang loob ng batang yan eh. Pilit pa rin nagsusumiksik sa'yo. Pero siguro kailangan harapin niya ang katotohanan. Kailangan niya magdesisyon. Dahil ako pa rin ang makapagdedesisyon para sa sarili niya. Ako may karapatan sa kanya eh. Si Eris ang tinutukoy mo. Siya na nga. Sa ayaw at sa gusto niya, kukunin ko na siya. Inaalala ni Clara yan. Kaya huwag kang mangambat sa banta niya. Amante, kilala ko ang batang yan. Ang pinangangambahan ko lang si Almira. Paano kung mapisto nila ang talagang nangyari sa inyo ni Silvia? Joe, malinis ang konsensya ko. Wala akong ginagawang kataksi lang kay Almira. Kaya wala akong dapat ipangamba. Alam ko yan. Paano nga ipaliliwanag ang talagang nangyari sa inyo ni Silvia? Na nagkaroon ka pala ng anak sa kanya, ibig ko sabihin. Joe, dalalama yun ang aming kabataan. Hindi ko ginusto yun. Ngayon, maaari nila akong sisihin kung ngayon ako nagkaroon ng relasyon sa babae yun. Okay. Magandang katwiran mo sa bagay na yan. Pero bakit di mo sabihin kay Almira ang bagay na to? Alalahanin mo, may banta si Clara. Huwag mong hintayin matuklas ang panyo sa ibang tao. Maldita ang ampun niyo, amante. Baka iba pa maging interpretasyon ng asawa mo pag natuklasan to ni Clara. So yan ang gumugulo sa isip ko eh. Diyan naririndi utak ko. Paano ko ipagtatapat kay Almira na nagkaroon ako ng anak sa ibang babae? Hindi kaya ng dibdib ko eh. Iniisip ko pala parang sasabog na utak ko. Hindi pa nakakapagpa siya si Eris kung sasama nga siya sa'yo. Hindi siya pwedeng tumutol. Dahil ako magpapa siya. Ako ang kanyang ina. Paano kung hindi siya sumama sa'yo? Wala siyang magagawa. Kailangan sumama siya sa'kin. Hindi naman sa minamaliit ko yung katayuan mo. Pero siguro mas magiging magandang kinabukasan ng anak ko kesa dito sa poder mo. Oo nga pala. Anak nga pala ng multimilyonaryo ang anak mo. Alam na ba ito ni Amante? Doon pa siya dadali. Hindi naman siya tumututol. Hindi niya tinatanggihan yung pananagutan niya sa akin. Alam ba ni Gary na meron kang anak kay Amante? Bakit? Bakit doon napuntang usapan natin? Baka nakakalimutan mo, Lenita. Asawa ko ang kerida mo. Ginawa mo ba ang hakbang na ito dahil nawala parang bula ang asawa ko? Ginawa ko to hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Niloko mo si Gary. Ako ang niloko ng asawa mo. Dahil bago kami nagsama, nangako siya sa akin, hihiwalayan ka.
Pero hindi nangyari yun. Bagkos ay nagsama pa rin kayo. Kung sa bagay, hindi naman ako nagsisisi sa mga nangyari. Mabuti na nga yun. Ngayon, mahaharap ko na kung ano man yung pananagutang dapat kong gawin sa anak ko. Siguro, kung darating yung panahon na, babalik si Gary. Magkikita uli kami. Hindi naman ako natatakot. Handa akong harapin ang katotohanan. Tatanggapin ko kahit anong mangyari sa amin dalawa. Mara, Karin! Kanina ko pa kayo hinihintay. Bakit, Sepoy? Eh, nakita ko kasi si Aling Linita. Pumasok dun sa bahay niyo. Ano? Eh, nasan si Eris? Eh, hindi ko nga alam eh. Akala ko nga kasama niyo. Naku, Mara. Baka kukunin ni Aling Linita si Eris. Nag-aaksaya ka lang ng pagod, Linita. Hindi sasama sa'yo si Eris. Wala siyang karapatang tumutol dahil ako ang magpapasya. Kung kinakailangan gumamit ako ng dahas para makuha ko siya, gagawin ko. Bakit hindi mo ibigay sa bata ang kanyang karapatang magpasya? Naisip na siya. Alam na niya kung anong makabubuti para sa kanya. Ako pa rin may karapatan. Wala siyang magagawa pag ginusto ko siyang kunin. Huwag mo akong takutin, Lenita. Habang nasa pamamahay ko siya, sa akin siya. Kapag gumamit ka ng puwersa, ako ang makakalaban mo. Sige, gawin mo. Pag ginawa mo yun, ididimanda kita. Magdimanda ka! Hindi kita uurungan! Huwag na ako kayong magtalo. Nakapagpasya na ako. Sasama na ako sa aking ina. Hello? Clara Del Valle? Ako nga, sino ba to? Clara? Si Negro to. Yung tauhan ng itay mo. May mahalaga sana akong sasabihin sa'yo eh. Kaya lang, pasensya ka na ha. Kasi gipit lang ako ngayon. Kaya, yung mahalagang sasabihin ko sa'yo, may kapalit na pera. Swap ang natauhan ng itay. Pera na naman ang kailangan. Hello? O sige, kung masisihan ba ako, sasabihin mo eh. Patadala ko yung perang kailangan. Ano ba yun? Di ba't gusto mong makilala yung babaeng tumatawag sa daddy amante mo? Kilala ko yun. At baka magulat ka kung sino si Silvia. Bakit? Sino ba si Silvia? Siya mismo ang kirida ng itay mo. Selenita. Ano? Sa bandang